Hi, baby. Baby. Ang baby namin. Halika, kain tayo na. Kain na tayo. Ha? Fritada. Pero hindi ako nagluto. Bumili lang si Papa eh. Morning. Kaya na. Ang cute-cute mo. Diyos ko. Hindi ko mapigilan. This is my family. Ngayon, konti na magbinagoongan. Akala ko madami. Hindi yata afritada to, Papa. Curry yata to eh. Ugi na taang manok. Ayan, and ano, today, pupunta kami sa hospital. Dadalawin namin si nanay, sinaoperahan si nanay sa kanyang cystocin. Anyway, mamaya explain ko sa iyo kung saan yun. Nasa ano siya ngayon sa Pasig. Pupunta kami ng Pasig. Ngayon lang yata ako ulit pupunta ng Pasig. Dahil tayo sa inyo pa. Lapit lang naman yun, diba? Ayun ka na naman. Ha? Ay, gusto mo makita si Titabi? Pa, gusto daw niya makita si Titabi. O, baka nandun. Ayun, anyway. Kain muna kami, tapos lalarga na. Napanood niyo ba yung lang. Ano? Napanood niyo? Ay, nasa lidig lang. Ha? Ay, nasa lidig lang. Pangalang beses ko na napanood yun, iyak pa rin ako. Napanood niyo ba yung commercial ng Lady's Choice? Kasi mas mabilis pang mag-load yung commercial kaysa sa video na papanoorin niyo. Sabi, panoorin ko na nga itong commercial mo to. Yung pang Happy Mother's Day nila. Ayun, naiyak na naman ako. Si Papa may, ano, may komento. May komento ka? Ano yung sabi mo? Wala yung tatay. Wala yung tatay. Eh, bang Mother's Day kasi. Bang single mo? O, pwede. Single mom. Kasi nga siya yan nagtatrabaho eh. Kala ko nagre-reklamo si Gansin. Parang itsipwera yung tatay. Wala man lang. Wala man lang mention ko po sa kanya. Ay! Ang tangkad mo na nga. Ay, oo. Biglang tumangkad. Pwede ka na to. Eh, kaya naman pala eh. March, oh. March. Ang bilis mo naman lumaki, baby. Okay. Baby kita eh. 1 inch, 3, 4. Oh, 1 inch ka agad? 2 months. Bilis mo lumaki, anak ka. Sunny side up. Lahat ng breakfast favorites mo in one sandwich. New Jollibee's Antique Sandwich. Bacon, yeah, parang baby cheese, pa and sunny side up egg. Sandwich between your favorite Jollibee pancakes. Di pa naman sumarap ang umaga niyo. Ito na kami sa Pasig City General Hospital. Ay, ginagawa pala itong hospital. Diyan na nanay. Nag-aayos sila dito eh. Inabot ba ng ondoy? Pauwi na kami. Ay, ngayon, kakain muna kami dito sa Chick Boy. Sising for Papa. Asan si Papa? Hindi na makatesto eh. Maatake na naman yung kanyang skin asthma. Kampalong na naman. Kasi stress daw siya eh. Thank you. Bye.
ko. Ito sa akin, sebulechon, kijeya, manok. Kain tayo. We're home. Kanina, hindi ako sure ha. Pero, if ever lang. Kasi, hindi na nag-park muna si Papa. Kasi nga, syempre, past 9 na sa grocery. Parang may bumati sa akin na cashier. Pero hindi ako sure. Parang, hindi ko alam kasi nagmamadali ako kasi si kids nakapark lang sa baba. Eh, ako na lang yung inutusan niya para hindi na siya magpark. Eh, baka sitahin na siya ng guard. Kaya noon, parang may nag-hi sa akin ng cashier. Hindi ko napansin or wala sa isip ko. Parang ilang seconds pa nung medyo nakalayo na ako. So, ako na-realize na, teka, parang binanggit niya yung pangalan ko, Uncle. So, sorry, kasi si Pampay, baka kasi sitahin na siya nung guard, kaya nauna na ako, kaya nagmamadali ako, wala ako sa sarili. So, ayun, if ever you're watching, hi! And yung vlog, hindi pa tuloy uploaded hanggang ngayon, si Jay Hazing! Sabi ko kanina, binilin ko, sabi ko, huwag may bababa yung laptop kasi nag-upload ako. Binaba niya, dapat ngayon uploaded na. Kung kailan, ginabi pa naman kami ngayon. Kasi nga, nagbantay din ako sandali kay nanay. Kasi sila kids umalis. Parang hinatid muna si tatay. Parang gumanon pa ako eh. Hinatid muna si tatay kasi yung karelyebo ni tatay, yung bunso nila kids. Kaya yung gabi na kami naka-uwi, kaya hindi na rin kami nakapagluto. Kumain na lang kami sa labas sa Chickboy. Busog na busog ako. Grabe talaga pag ambulance. Kung busog ko, yan ang behave na si Ju kasi busog na busog. Ayun, di rin ako masyado nakapag-vlog doon kasi nakakahiya, rinig na rinig pag nagsalita ako kasi ilan sila sa kwarto? Apat? Yung lima? Yung sa PhilHealth Ward doon sa Pasig Jail. Doon sa passenger. Eh, kapag nag-vlog ako, ingay ko, tsaka nagpapahinga kasi si nanay. Kaya hindi na rin ako nakapag-vlog. Kasi tinanggalan ng nakaschedule si nanay kahapon. Kahapon yung opera niya. Na-operahan siya sa Cystocele. Parang nakita. Nakita ba? Na yung uterus niya nakakabit sa bladder. Parang yun. O, kaya siya hirap pumihi. So, ang ginawa, nag-hysterectomy na rin at the same time kasi hindi, dapat ang gagawin lang, parang hihilahin lang something, tatanggalin lang yung cystocele niya. Kaso, dahil nga doon, parang nagkaroon ng ibang complication. Kaya, sabi nga ni nanay na CS daw siya. Kung kailan daw matanda na siya. Lima na yung, malalaki na yung mga anak niya, saka daw siya na CS. Tapos yun, biglaan din. Hindi ko rin akalain, hindi rin namin akalain na magiging major yung kanyang surgery. Pero sana maging okay na siya. Hindi pa sigurado kung makakalabas siya bukas. Kasi ganun talaga sa hospital na, sa public hospital. Lalo na pagdating sa mga dugo, ganyan, pagkailanganin mo ng dugo, talagang kayo yung maghahanap ng dugo. Eh, paano kung hindi available? Kagaya nun, wala silang blood bank kasi ginagawa yung ospital. Ginagawa ba yung ospital kaya wala? Yun. Tapos kaya ang gagawin, kung sino yung bantay, yun yung maghahanap ng available na dugo. Eh, maghahanap pa sila sa ibang ospital, kaya... Ang hirap talaga kapag sa public. Kasi ganun talaga eh, kahit yung kaya sabi ko sa'yo pa pag nanganak ako sa PGH, yung mga gamit ko, yung mga gagamitin sa akin, ikaw bibili noon lahat. Naka-experience ka na ba pag sa... Sa Payward. Sa sa public na Pero sa Payward, private ward, hindi. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam talaga actually, pero... Kasi nung nag-duty ako, pag sa public, binibigay namin yung listahan ng sa pasyente kung ano yung kailangan. Tapos yung pasyente yung bahala, bumili. Kaya yun talagang mahirap. Tapos may nabasa nga akong comment. Hindi ko alam kung comment o PM, sabi. Ibang-iba daw talaga yung
yung kalakaran pagdating sa hospital. Sa ibang bansa, talagang aalagaan ka. Pag dito ka sa Pilipinas, talagang you're on your own. Pag wala kang pera, wala. Pag wala kang pambili ng ganito, wala. Talagang gagawa ka ng paraan. Pupunta ka sa mga politiko, ganyan, para maghingi ng tulong. Sa mga politiko, mga kinukura ka yung pera. Tapos yung... Saan ako napunta? Anyway... Ayun lang naman, hindi kasi ako masyado nakapag-vlog kanina. Tapos ito, yung mag-ama ko. Kamusta kayo dyan? Nakanzip pa rin. Ha? Nakanzip. Busog na busog ka, no? Nakanzip daw yung pants. Buti na lang hindi ako nag-pants. Naka-dress ako kasi busog na busog kami. So, chick boy. Sabi ko kasi, kumain na kayo ng marami ha, para pagkadating natin sa bahay, tutulog na lang tayo. Busog na tayong lahat. Finally, tapos na ako sa vlog post, sa vlog kahapon na upload na, check. And sa makeup tutorial na ginawa ko yung Summer Bronze Glow. Minsan pag sinasabing makeup tutorial, ako gumagawa ng makeup tutorial, parang... hindi ko pa rin ayaw mag-sink in. Kahit anong pilit kong ilubog, ayaw mag-sink in. Anyway, tapos na ako. I'm gonna say goodnight. Alam mo ka po yung pababa ko. Alam ko wala na. That's it for today. Okay, medyo na-delay kasi ng konti. Dapat kanina ko pa ito na-upload. Ay, na-publish. Naka-upload na siya actually bago pa kami umalis. Yun nga lang kasi, pumunta kami ka na nanay. Tapos, medyo nagtagal kami doon, kaya na-delay. Pero, naihabol ka naman bago mag-alas 12. So, si Kits tulog na. Tulog na si Papa ko noon. Inunahan na ako matulog. Kanina tinatawag na ako noon. Eh, yun. Ano pa bang sasabihin ko? Ay, kanina, nagbasa ako ng mga comments, no? Ulit, maraming salamat. Ang sarap magbasa ng mga comments, no? Yung regarding sa yung iba nagsishare ng mga experiences nila. May isa kang nabasa, si Army! Hi, Army! Thank you sa pag-share. Alam ko kaya namin to, kaya nga naano din ako, na-inspire ako lalo dun sa comment mo regarding sa iyong baby. Basta kaya lagi kong iniisip na lahat naman ang mangyayari sa mundo, lahat ng mangyayari sa atin, naniniwala kasi ako sa destiny, na yun na talaga yung mangyayari, lahat hanggang sa pagkamatay ko, alam ko lahat yan planado ng Diyos. Grabe naman ako magsalita pagkamatay ka agad. Sorry wag muna ayun. Sige na, mapapahaba na naman itong daldal ko. Shoutout pala sa aking mommy and daddy. Nag-miss ko na kayo. Madalas kasi, usually kasi kailangan gumising pa ako ng madaling araw para makausap ko sila. Kasi may laging late na sila umuwi. Pero alam ko, busy kasi sila lagi sa trabaho. Alam ko, busy kayo lagi, mom, dad, sa inyong trabaho. Pero I miss you. Malapit naman na mag-Friday. Ay, matagal pa na ba kayo? Tuesday, Wednesday. Malapit na mag-Friday. Nakakapag-usap na tayo. Ayun. Si Drew hindi malikot ngayon kasi busog na busog eh. Pag gutom ako, dun siya talagang nag-alboruto. Kaya ginigising niya ako sa umaga eh. Talagang sinusuntok niya ako para sabihin, Ma, kumain ka na, please. Tsaka pag puno na yung bladder, dun siya nagigising. Okay, daldal ko na naman. Okay, good night. Totoo na talaga to. Night, see you tomorrow. Bye! Morning guys, dito ako sa Moran. Wala, as usual, pawapawis na. Ping-pong. Tulog pa sila dyan.
Pwede ba mag-jogging dyan?